Sa wakas ang matandang tagabantay niya. Hindi matandang tagabantay, sir. Binata. Ito bang nakita mo talaga tagabantay? Opo, Ama. Maraming salamat, anak. Ano ang ibig sabihin ng panghihinang naramdaman ko? Maaring nabawasan ng iyong lakas nang tinulungan mo ang tagabantay gamit ang iyong kapangyarihan, anak. Alam ko po hindi ako naging perpekto. Pero pag nandiyan po isa talaga, pakiramdam ko na ayos ako sa lahat. Sa tuwing magdidesisyon ka, lalahanin mo lahat na ibinilin sa'yo ni Kuya Sito. Lagi mong susundin ang puso mo. Hindi kanyan ililigaw. Ikaw ang magdidesisyon kung sino ka o ano ka. Rosario? Rosario? Rosario, pwede ba tayo mag-usap? Juan? Rosario, patawarin mo. Alam ko ang dami kong kasablayan sa'yo. Ang dami kong pagkukulang. Ako dapat ang hingi ng tawad sa'yo. Ang dami kong sinabi sa'yo masasakit na salita. Juan, hindi ko yung sinasadya. Rosario, ang dami kong pagkakamali. Ang dami kong nilihim sa'yo tungkol sa pagkatao ko. Rosario, patawarin mo ako. At ngayon sasabihin ko na kung sino ako. Laki sa TV? Ikaw yung lumalaban sa mga aswang? Oo, Rosario. Ako ang tagabantay. At itong baka na krus na to, ito ang sandatang ginagamit ko para labanan ng mga aswang. Ito ang bagay na na-discover ko noon na hindi ko masabi-sabi sa'yo. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Away pa tayo dahil doon? Nagalit pa ako? Yun pala, ang hirap ng pinagdadaanan mo, Juan. Dahil gusto kong protektahan. Ayoko masira ang tingin mo sa kapaligiran. At ayoko maranasan mo matakot ka. Bakit? Akala mo ba hindi ko kakayanin yung mga aswang na yon? Bakit ka naman nagdesisyon para sa akin? Hindi sana, natulungan kita, oh. Sana hindi na tayo nagkagalit. Naisip ko kasi na kapag natapos na ang misyon ko, kapag natalo ko na ang lahat ng mga aswang, babalik na ulit sa normal ang buhay ko. Magiging posible na ulit tayo. Pero habang hindi pa nangyayari yun, naisip ko na iwasan ka muna. Alam mo, Juan, dahil sa pag-iwas mo na yun, akala ko niloko mo ako. Ang akala ko, pinagtripan mo lang ako. Dahil doon, takot na takot akong aminin yung totoong nararamdaman ko para sa'yo. Dahil ayoko masaktan ulit. Rosario, patawarin mo ako ng mga kasalanan na gawa ko sa'yo. Sa pagkukulang ko sa'yo.
Pero pinapangako mo. Hinding-hindi kita sasaktan. Hinding-hindi na ulit ako magsisirumalik sa'yo dahil mahal na mahal kita. Juan, ako din. Aaminin ko na sa'yo. Juan, mahal din kita. Totoo ba'y narinig ko? Ay, ibig mong sabihin na tayo na. Hindi na magbabago ang isip mo. Hindi na. Sorry, ha? Bakit? Para dun sa mga nasabi ko sa'yo nung nakaraan, alam ko naman na masakit yun, eh. Hindi ko naman talaga sinasadya yung mga sinabi ko, eh. Di bigla lang ako nung tinanong mo ko kung mahal ba kita? Di ba hindi ko pa naman maamin sa'yo? Juan, hindi ko talaga sinasadya yun, ha? Ayos lang yun. Tawag natin pag-usapan yun. Ang importante. Kabati na tayo. Teka, yung sinabi mo kanina, tagabantay? Ano yun? Tungkulin ng mga tagabantay na iligtas sa mga tao laban sa mga aswang. At yung nakita mo kanina yung Bacala Cruz, yun ang ginagamit namin sandata para labanan sila. Eh, paano ka naging tagabantay? Tagabantay kasi ang nanay ko. At ang lahat ng mga ninuno namin, mga tagabantay din. Pinapasalin-salin ito sa mga lahi namin. Yung Bacal na Cruz, saan ang galing yun? Mahabang kwento yan. Kapag mayroon tayong mahabang oras, ikukwento ko sa'yo. Kahit naman ako eh, hindi ko naman agad natutunan yan at hindi ko na agad naiintindihan. Pero huwag kang mag-alala. Ako ngayon, pag nakakita na ako ng aswang, hindi ko na alos pinapansin eh. Magiging normal na rin sa'yo yan kapag natuto ka. Juan, hindi ko akalain na totoo pala yung mga aswang. Akala ko kasi na yung mga serial killer lang yun, yung mga loko-loko sa TV. Yun pala, totoo yun? Akala ko ginagamit lang yung mga aswang para matakot yung mga tao. Totoo ang mga aswang. At matagal na ang labanan sa pagitan ng mga aswang at ng mga tao matindi ang dedikasyon para talunin sila. Naku, Juan. Di ba delikado yun para sa'yo? Huwag kang mag-alala. Nag-iingat kaya ako. Siyempre, iniisip ko yung mga taong maasa sa akin. Lalola Bilin, sila Pikoy, si Asyong. At siyempre, ikaw. Hindi ko naman nahayaan na mabiyuda kita agad. Ikaw? Pero seryoso, ayoko mawala ka sa akin. Ngayon pa, ang saya-saya ko dahil kasama kita. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako at hindi ako mapapano. At ikaw rin, pinapangako ko sa'yo. Walang mangyaring masama sa'yo. Kamusta na kaya si Juan at si Rosario? Sabik na akong malaman kung ano nangyari sa kanila. Sigurado naman akong okay na yung dalawang yun, mahal na prinsesa. Eh, nung huli mo nga kinausap si Juan, nakita kong nag-isip talaga siya ng husto sa mga sinabi mo. Sa tingin mo? Aba, oo naman. Baka nga pagbalik natin doon, sila ni. Di ba, anong ginagawa mo? Tinitignan ko lang kung may bahid ng lungkot yung mga mata mo, prinsesa.
why? Ayun ang mahal na prinsesa. Tara na. Dali! Dali, Jules! Bakit? Anong nangyari? May good news si best friend sa inyo! Ha! Sinagot po ako ni Rosario! Girlfriend mo sa'yo, Rosario? Oo! Talaga? Eh, paano mo siya napasagot? Hindi sarunod ko yung sinabi ninyo. Pinagtapat ko yung nararamdaman ko sa kanya. Sinabi ko lahat ang dapat niyang malaman. Ano yung kiwan? Bigoy, huwag makisabat dyan. Usapang matatanda yan, no? Saan hindi ka pa nagkakalablay? Ako, anak. Masayang-masaya ako para sa'yo. Alam ko kung gano'ng makamahal si Rosario. Anong sabi ko sa'yo, Juan? Madadagit mo rin si Rosario. Epektibo ay tinuro ko sa'yo sa panliligaw. Pupug talisayin. Nay? May ipagtatapat po sana ako sa inyo tungkol sa amin ni Juan. Pati na kayo? Nay, kami na po. Kayo na? Kayo na! Kayo na! Naku, anak. Masaya ako para sa'yo. Salamat, Nay. Masaya ka? Sobra po. Ano yung hindi kong hihiyawan dyan, ha? Parang ang saya-saya na mag-ina ko, ha? Ano ba pinag-uusapan niyo? Tay, may sasabihin po sana ako sa inyo, pero huwag kayo magagalit, ha? Depende kung ano sasabihin mo. Ano yan, anak? Tay, kami na po ni Juan. Anak naman. Bakit sa pagdami-dami naman na lalaki dyan, eh? Kasi Juan pa ang pinili mo maging nobyo. Tay, mahal ko po siya. Si Juan pa rin yun. Si Juan! Ben, tanggapin mo na lang. Masaya ang anak natin kay Juan. Tay, di ba sabi niyo po, may tiwala kayo sa desisyon na gagawin ko? Na kung ano man yung desisyon ko, tatanggapin niyo. Tay, nakapag-desisyon na po ako. Tatay, mahal ko po si Juan. Totoo sinabi mo, sa iyo may tiwala ako. Kay Juan, wala. Hindi po ako makapaniwala na sinagot ako ng babae pinakamamahal ko. Masaya ako para sa iyo, Apo. Alam ko ang pakiramdam mo. Para kang nasa ikapitong langit. Pero paalala lang, Apo. Ang relasyon mo sa babaeng mahal mo, ba, hindi biro-biro yan? Alam ko naman po yun. Saka, hindi ko naman pababayaan si Rosario. Hindi ako papayag na mawala po siya sa akin. Ito ang tandaan mo, Apo. Para maging matatag ang relasyon niyo ni Rosario, kailangan maging tapat kayo sa isa't isa. Lo? Yung tatay ko kaya? Kapareho ko rin manligaw nung nililigawan niya nanay ko. May mga aswang na nagre-reklamo, Ama. Hinihintay nila kung kailan magiging regular ulit ang distribution ng pagkain natin. Mag-isip kayo ng bagong paraan. Ligtas na paraan. Kung paano natin gagawin ang distribution ng pagkain ng kalahi. Ang problema, Ama, marami na nagagalit dahil sa gutom. Nakikita naman natin sa mga balita na dumadami na ang mga kumakain ng buhay na tao. Pagsabihan niyo silang lahat na huwag kakain ng buhay na tao. Lalong-lalo na ngayon na nandyan na ang tagabantay. Sige na, prinsesa. Gayahin mo na yung natutunan ko.
Dali. Ayoko nga. Saan mo ba kasi natutunan yan? Doon sa sinasabi nilang ano, yung internet. Dali, sikat to. Gagahin mo lang ako, ha? Hi, Liway. One, Giyomi. Two, Giyomi. Three, Giyomi. Giyomi. Ayan, okay na. Mira. Juan. Ano yung ginagawa mo? Wala, ginagaya ko lang yung napunod ko. Upo ka. Hindi na. Napadaan lang ako eh. Magpapasalamat sana ako sa'yo. Sinunod mo ba yung sinabi ko kagabi? Oo! Okay na kayo ni Rosario? Oo! Sinagot na nga niya ako eh. Talaga? Oo! Sabi ko na nga ba magkakaayos din kayo eh. Alam mo, sa maikling panahon na nakilala ko kayo ni Rosario, nakita ko yung pinagdaanan ninyong dalawa. Kaya masaya ako para sa inyo, Juan. Di kami nga ang gusto magpasalamat sa'yo eh. Dahil kung hindi dahil sa'yo, sigurado, baka hindi kami nagkaayos ni Rosario. Rosario, alam ko dapat meron din tayong team song eh. Ano ba naman, Juan? Parang ang corny naman nun. Anong corny dun? Lahat naman ang mag-jowa may team song. Siyempre, para kahit malayo ko, kapag narinig mo yun, sigurado ko maaalala mo ako. Ganun? Sige na nga, anong kanta ba yan? Gagawa na. Dati Rosario nyo. Jowa ni Kiyawan nyo. Yay! Okay, oh. Salamat po! Bye-bye, ingat! Bye-bye. Ano ba yung tawagan natin dalawa? Ano? Tawagan natin, di ba? Pag mag-jowa, syempre may magandang tawagan. Para kung sakasakaling marinig ng iba, alam nilang jowa na kita. Kailangan pa ba yun? Woo! Bakit maganda? Masaya ko, Liway. Napagbati ko na ang tagabantay at ang babaeng mahal niya. Prinsesa, ha? Totoo ba yung sinasabi mong masaya ka para sa dalawa na yan? Ano ibig mo sabihin? Eh, kasi naman, parang may nakikita akong lungkot dyan sa mga mata mo. Selos ka, no? Hoy! Si Prinsesa, nagsiselos! Liway, napag-usapan na natin to, di ba? Hindi nga ako pwedeng umibig sa tagabantay. Dahil meron akong misyon na dapat tuparin. Crush lang naman, o, paghanga. Aminin! Eh, di ba, sabi mo, hinahangaan mo siya? Babe? Honey? Baby? Bebe? Salamat sa paghatid, Juan, ha? Oo naman. Bukas ulit. Sario? Hmm? Wala na akong sanang sasabihin sa'yo. Ano yun? Wala. Napansin ko kasi, nalangin tayo. Pakiramdam ko, parang mas lalo akong gumaling bilang sa tagabantay. Ay, sus! Ito, ah! Habang lumalalim yung gabi, pa-corny ka ng pa-corny. Hello, madam. May ibabalita ako sa inyo. Yung tindera ng bulaklak, yung kinahumalingan ng anak nyo. Oh, si Rosario ba yun? Nakikita ko ngayon. Alam niyo kung sinong kasama. Si Juan Dela Cruz. Ang sweet-sweet kaya nila. Parang dessert. Ang sarap kainin. Salamat.
malaman kang balita dito isang gabi, sumalaki ang taga-bantay, sabihin mo lang sa amin ikan. Ay, susunod po. Hello, ma. Kael, nasaan ka ba? Dadalawin sana kita sa pad mo eh. Wala ka naman doon. Ginagawa ko lang po ang utos niya, ma. Anong utos ang ama mo? Nahanap ko lang po yung mga nambugbog kay Juan. Kael, sa palagay ko, hindi mo na kailangan gawin yun. Mukha naman nakalimutan na ni Juan yung tungkol sa pambubugbog sa kanya. Anong ibig mo sabihin, ma? Kasi kanina nakita ni Queenie kasama yung girlfriend niya. Girlfriend? Oo, yung nagtitinda ng bulaklak. Yung pinakilala mo sa akin sa ospital. Rosario ba pangalan nun? Mukha naman silang masaya. So, useless na hanapin mo pa yung mga taong yun. Sige ma. Salamat. Okay. Ma'am Laura. Huwag mo na nga po, dear. Pero may naiisip akong isang tao pwede natin labihin. Pag-aralan mo mabuti ang kaibigan mo ngayon. Ang ginawa niya ngayon, yun ang nagpapatunay ng tunay na kulay. Gusto mo sumama sa amin? Gusto ko kasi magbigay ng candy at saka tsokolate para sa'yo at saka sa mga kalaro mo. Tuloy mo na yung kinikwento mo tungkol sa Kuya Juan mo, Picoy. Kung nung linitas niya ako, nabawi niya na po yung bakal na kus niya.